lutong bahay. Ngayon, ang lulutuin ko ay steam fish fillet with tofu. Ito siya, mga kalutong bahay. Meron akong tofu na dalawang piraso. Ayan. At isa kalahati lang ang gagamitin ko dito. Kasi yung fish fillet ko, dalawang piraso lang to. Ayan. Yan lang ang magkakasya. At ang hinahalo ko niyan ay meron akong isang tanglad, may sibuyas dahon, at garlic. Ayan. At itong luya. Hatiin ko itong luya. Ihalo ko to sa pag-steam ang kalahati at pang-topping ang kalahati. Ganon din itong bawang. Dalawang piraso ito yung bawang. Kaso maliit lang kaya ito lang. Pag malaki naman yung bawang, pwede isang buo lang. Ayan. At ihahanda ko lang. At ito na siya, mga kalutong bahay. Ayan. Hinati ko lang siya. At ito yung tira. Ayan. At ayan na siya, mga kalutong bahay. Ganyan siya. Tatakpan yung tofu sa fish fillet. At ang ilalagay ko dito pag bago steam, lagyan ko siya ng luya, garlic, at saka yung lemon grass. Ito. Ipapatong ko sa taas. Ayan. At ayan na siya, mga kalutong bahay, na ready na, nahiwa na. Ilalagay ko lang siya dito sa taas. Ayan. Rinse na natin sa ibabaw yung lemongrass, garlic, at saka luya. Ayan. Napakabango nito, mga kalutong bahay. Ayan. At ready na natin steam. Ito na, mga kalutong bahay. At kailangan lang natin siguraduhin kumulo na yung tubig bago natin ilagay itong isda. At sakto, kumulo niya yung pinakuloan tubig. Ilalagay ko na siya. Ito na siya, mga kalutong bahay. Pakuluan ko lang siya ng 20 minutes. At habang nag-i-steam ako ng isda, ay i-ready ko na rin to pang topping. Ayan. At ito na siya, mga kalutong bahay. Naka-ready na siya. Ayan. At ito, ginihiniwa ko lang ganito yung luya, mga kalutong bahay. Pwede rin naman siyang i-chop ng maliit, pero ganito yung ginawa ko. At ito rin yung garlic. Hiniwa ko rin ng pahaba. At yung puno ng sibuyas dahon, ayan, sinama ko siya dito. Kasi sabay itong lulutuin. Hintayin ko lang na maluto yung isda. At ayan na siya, mga kalutong bahay. Pwede na siya. At ilalabas ko na siya sa steamer. Ayan. Ayan na, mga kalutong bahay. At yung pag-steam natin ang isda, mga kalutong bahay, meron siyang tubig talaga siya dito. Kailangan natin itapon yun. Ayan, wala na yung tubig. Tinapon ko na. Tatanggalin ko lang itong mga pang ginawa kong pang-topping na luya. At ayan na siya, mga kalutong bahay. At ang susunod ko namang lulutuin ay itong pang-topping niya. At para sa ating steam fish fillet. At yung isasahog nating panlasa. Ayan. At magkapainit na ako ng mantika, mga kalutong bahay. Iluluto ko lang dito muna yung garlic at saka yung ginger hanggang maging golden brown. Gusto ko kasi maging golden brown para lalabas yung bango niya. At iuna ko lang yung ginger. Kailangan natin pag nagluto nito, mga kalutong bahay, ilagay na natin habang hindi pa mainit yung mantika para pantay yung pagpaluto ng ating ginger. At ilagay ko na rin yung garlic. Ayan na siya. Halo-haloin lang natin ito palagi, mga kalutong bahay, para
sabay-sabay silang mag golden brown. At ito lang yung sauce na ilalagay ko mga kalutong bahay. Kahit ito lang ilalagay ko, ito yung more seasoning liquid. Ayan. Kahit ito lang ilalagay ko, napakasarap na. At lalagyan ko lang siya ng 2 tablespoons na sesame oil. Ayan. 1/4 cup itong more seasoning liquid mga kalutong bahay. Para sa 2 isda. 1 kilo po ito pala na fish fillet. At ito yung sesame oil na halo ko mga kalutong bahay. Yan, black sesame oil. Napakabango nito. 2 tablespoons ang ilagay ko dito sa soy sauce. At kaya na siya mga kalutong bahay. Pwede na siya. Lilipat ko lang siya sa lagayan. At ito na siya mga kalutong bahay. Itatapping ko lang siya dito sa taas. At ayan na siya. Ngayon lalagyan ko siya ng sibuyas dahon. At itong mantika naman na pinagpretohan sa garlic, painitin ko lang siya mabuti yung umuusok na siya para ibuhos ko doon sa face fillet. At ayan na siya. Tansya lang. Ngayon yung sibuyas dahon hindi ko hinubos. Tama na yan. Yung ganyan. At ayan, umuusok na. Pwede na siyang ibuhos. Ibuhos lang natin siya sa buong isda. At ang sunod ay ilagay ko yung soy sauce. Ayan. Ibuhos lang natin siya sa buong isda. At ayan na siya mga kalutong bahay. Napakasarap na siya. Ayan, malasang malasa po yan. At huwag natin kalimutan mga kalutong bahay na i-subscribe ang aking channel. At huwag kalimutan i-click ang bell para updated po kayo sa mga video na i-upload ko pa. Ayan, maraming salamat po.